Nakakita ka na ba ng isang bahay na animoy museo dahil sa dami ng koleksyon? Kung hindi pa, sa Batangas, mayroon kaming natagpuan. Ang tahanan ng pamilya Malibiran na ang trip nila mag-ipon ng kung anong-anong bagay na kinahihiligan nila. May manika, may antigong mga gamit, kakaibang mga laruan at marami pang iba. At sa bawat koleksyon nila, may hugot, may kwento. Bakit nga ba sila gigil sa pag-iipon at pangongolekta? Ano ang pinakatatagong yaman ng pamilya kolektor? Ang bahay na ito, may bahay kubo, pero hindi tulad ng sa kanta, hindi halaman ang sari-saring makikita, kundi ang koleksyon nila dito. Yun ang laman na iba't iba. Ganito ang home sweet home ng pamilya Malibiran sa Batangas. Ang sala set puno ng mga antigong gamit na milyong taon na ang tanda. Filipino-themed naman ang sa second floor, kung nasaan ang mga kwarto. Ang ibang silid dito, punong-puno naman ang koleksyon ng iba't ibang laruan mula pa sa kanilang pagkabata. 1900s pa lang, nakatayo na ang tahanang ito sa Batangas. Nagpasalin-salin ito sa iba't ibang henerasyon ng pamilya Malibiran. Deprived kami nung mga bata kami sa laruan due to hirap ng buhay, hindi kami ma-provide ng anong laruan. So, anything na mahahanap namin or makikita namin, kinokollect namin. Lahat daw ng alaala nila nasa bahay na ito. Dahil kasabay ng kanilang pangongolekta ng mga gamit, ay koleksyon din ng mga ito ng good times nilang magkakapatid. Sa kasalukuyan, tatlo na ang bahay na mayroon sila sa compound at tinatawag nila itong Sinsayan Heritage House. Yung word na Sinsay sa Batanggenyo is welcome to Lipo kayo. Yung tatay ko talaga mahilig na ganun. Yung kahit nasa sasakyan na, ang ano, Sinsay muna, makapagkape. So from that word, tinawag na namin Sinsay. Itinatago nila ang bawat bagay na mahawakan nila. Karpintero ang kanilang ama at simpleng may bahay ang kanilang nanay. Ang mga laruan nila mula bata na mula sa dugot pawis ng kanilang magulang, nakatago pa rin. Pinamanin namin sa parents namin. So anything na valuable sa kanila, iniipo nila. And then siguro, na-adapt na namin siya. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Lupako Soap. Ang bahay naman ng kanilang Ate Flor, punong-puno ng mga manikang dinamitan mula sa kanyang sariling obra. OFW kasi ako sa Korea. During day off, naisip ko, bibili ako ng ganyan, tapos, yun. Dadamitan ko na. Isa-isa, dalawa-dalawa, hindi ko namalayan, ganito na siya karami. Namana raw niya ang hilig niya sa pagkokolekta sa kanyang nanay. At hanggang ngayon, naka-display pa rin dito ang porcelain doll ng kanyang nanay. Katunayan, hindi na raw nagkaroon ng sariling pamilya si Flor dahil itinuon na lang niya ang kanyang buhay sa pagkokolekta. Ibang klase ang guest room ni Flor sa kanyang bahay. Islamic theme naman ito na replika ng isang kwarto ng royal family sa Pilipinas. Turugan House. Yung Turugan House, yung house ng mga dato. Si Wena, ang toka sa kanya ay yung sa main house, ang mismong Sinsayan Heritage House. Dito makikita halos ang buong kasaysayan ng Pilipinas. Higit sa milyong taon na raw ang tanda ng mga gamit na ito. May music box pa o 100 years old na daw ang tanda niyan. Pati ang evolution ng plancha at mga kamera makikita din dito. At ang matindi, pati ang aparato kung saan umiihi daw ang baby emperor noong araw sa ibang bansa. Nasa koleksyon din nila. Marami rin silang mga palayok, figurine at mga espadang nahukay pa daw bago ipinanganak si Kristo.
Level up din ang koleksyon nilang ito, ang isang libro nila kinilala pa sa buong mundo. Ito ang pinakamaliit na libro sa buong mundo. Nakasama pa rin sa koleksyon ng Pamilya Malibiran. Ibang klase dahil sa liit nito, napabilang na po ito at kinikilala ng Guinness Book of World Records. At pwede pa rin daw basahin ang nakasulat dito sa librong ito. Gagamit lang daw kayo ng magnifying glass. Amazing, di ba? Hindi lang naman mga lumang gamit at laruan ang mayroon. Sa kwarto ng sundalo nilang kapatid, mapapanganga naman kayo sa Coke Items Collection niya. Pero huwag kayo ha, hindi lang basta bote ng soft drinks ang nandito, kundi everything. Ang kama, refrigerator, mga display, name it, meron sila. Dahil hango ang disenyo nila sa sikat na soft drink brand. Achievement ito dahil mga rare items ang mayroon, kumpleto mula sa mga limited edition na soft drink bottles hanggang sa latest na mga bote nito. Ang dahilan pala ng koleksyong ito ni Richel ay dahil sa hugot niya sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Binigyan niyo po ako ng isang baso, then bumalik po siya ng Davao. Pagbalik po niya ng Davao, sadly po nag-crash ang plane. Una ko po kasing baso na yun, na galing kay Tomas, itatakpo siya ng Coca-Cola. So naisip ko, nang i-collect ko po siya para daw po ma-convert yung sadness ko to happiness. Pati ang mga pull tab mula sa mga lata ng soft drinks, abay iniipon din niya. O, diba? Hindi ito ordinaryong payong kung hindi gawa sa mga pull tabs ng soft drinks na koleksyon ng Pamilya Malibiran para ginagawang obra. Ito'y payong, o ito naman. Napakagandang gown na hindi mo mawari kung ano ang ginamit na materyales. Pang red carpet at runway, diba? At yan naman yung barong na napakaganda rin. May kabigatan nga lang. Kita naman, oh, produkto ng koleksyon ng soft drinks nila. May paliwanag naman ang mga eksperto kung bakit patuloy na dumadami ang mga taong nahihilig sa collections. Ang tinitingnan namin dito is yung ano yung underlying meaning ng isang bagay na kinokolekta para doon sa individual. Sometimes kasi itong bagay pala na to na kinokolekt nila is something na nag-evoke ng emotions from the past, nung kabataan nila, or maaring may na-evoke sila na special memory nung kabataan nila at ito ay dala-dala nila hanggang sa paglaki. Hindi raw matutumbasan ng pera ang halaga ng koleksyon ng pamilya. Para sa kanila, ito'y simbolo ng masayang alaala ng kanilang kabataan at pagmamahal ng mga magulang. Proud silang sabihin sila ang Pamilya Collector of the South. For us, we value items kasi yun yung pinamana sa amin ng mga magulang namin. So, hindi siya mabavaluehan ng any pera kasi nandito lahat yung memories namin. Nandito yung memories ng papa namin, ng mama namin, yung hardship noon. So, ito is very valuable sa amin. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pinikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata and mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a Love to Lash.